Habang tahimik na kumakain ay naramdaman kong may tumabi sa akin. At laking gulat ko kung sino yun. Mukhang masarap yan ha. Tumingin ako dito ng lampas-lampasan at hinanap ng mga mata si Colton. May kinausap lang sa phone, babalik din yun agad. So, kamusta? Binalingan ko ito na nakahalukip-kip ng upo sa tabi ko. His eyes shot at me directly. Mabuti, ayos naman. Ikaw, bakit ka pala na parito? I said under my breath. Bumaba ang tingin ko sa barbecue na hawak. Pag sinabi ko ba sa'yo, hihiwalayan mo ba si Colton? Franco said while grinning. Kumunot ang noo ko dito. My breath seemed to stutter from my lungs. Pakiramdam ko ay may gusto itong sabihin at ibig iparating. Pag dumating ang araw na yon, ipangako mong hindi ka bibitiw. Anito sa seryoso ng tinig. Mas lalo akong kinabahan dahil sa binitiwan itong salita. What is it, Franco? Hindi ko na napigilan pang itanong. I have an important things to do here. Ano yan na hindi iniiwan ang mukha ko? Huwag mo nalang pansinin ang mga sinabi ko. Gustuhin ko man makampante ay hindi ko magawa. Dahil hindi ang tipo ni Franco ang magbibiro ng ganito. Binalingan ko na lang ang barbecue kong hawak at hindi na muli pa itong tinapunan ng tingin. Karen, sino ang nagpadala nito? Tawag ko dito nang maabutan ang punpon ng rosa sa aking lamesa. Hindi ko din nga alam. Pero may message yata dyan, hindi ko na binasa. Ano yan ang sumulyap sa bukas na pinto? Sige, salamat. Binuklat ko ang nakalagay na sulat at mahinang binabasa. For you, my lady. Iyon lang ang nakalagay sa card. Kumunot ang noo ko at napaisip sandali. Bigla ay ganoon na lang ang kaba ko na mapagtanto kung sino ba ang maaaring magpadala sa akin ng bulaklak. Naupo ako sa swivel chair matapos ay hinilot ang sentido. Kasabay nun ay tumunog ang telepono sa aking lamesa. Yes, Karen. Sagot ko. It's Franco Fantanilla. Aniya sa kabilang linya. My heart skipped a bit. Naroon na naman ang pamilyar na kaba sa tuwing maririnig ko ang pangalan niya. Mabilis kong tinanggap ang tawag nito at sumandal sa aking swivel chair. Hi, did you like the flowers? Buo ang boses nito nang magsalita sa kabilang linya. Yes, salamat. Hindi ka na sana nag-abala. You want to go for a lunch? He asked smoothly. Hindi agad ako nakapagsalita. Gusto ko sana itanong kung para saan ang mga bulaklak. Pero mas lalo akong naguluhan ng ayain niya kung mag-lunch kami. Don't worry, it's a friendly date. I'll pick you up at 12, alright, Tiffany? Magsasalita pa sana ako ngunit agad na nitong binaba ang tawag. Wala na akong magawa kundi ang malubog sa malalim na pag-iisip. Hindi kaya may kinalaman ang lahat ng ito sa mga sinasabi niya sa akin nung nakaraan? Sunod-sunod akong umiling at isinantabi na lang ang agam-agam dito. Nang sumapit ang lunch break ay nag-ayos na ako ng sarili. Inayos ko na rin ang ilan kong mga gamit habang hinihintay si Franco. Mr. Franco Fantanilla is here. Maluwang ang ngiti ni Karen nang sumilip sa pinto. Sabihin mo lalabas na ako. Pinasadahan ko lang sandali ang itsura ko sa salamin at tuluyan ang lumabas ng aking opisina. Naabutan ko ito na prente ang upo sa waiting area. Agad naman din itong tumayo nang makita ako. Hindi ko mapigilang ngumiti dito nang mapansin ang suot nitong coat and tie. Hindi tulad ng parati ko ditong nakikita. Let's go? Maluwang ang ngiti nitong salubong sa akin. Mayapa ilulan na kami ng kanyang kotse. Pinigilan ko ang sariling itanong kung nasaan bang Wrangler jeep nito. Hindi ko rin ito mapigilang hindi sulyapan habang nagmamaneho. He looks so different today. Malayo sa cowboy na Franco na iniwan ko sa San Felipe. Until we reached the high-class restaurant, ito na rin ang humila ng silya ko nang makapasok kami sa loob. Thanks, I utter lowly. Agad na lumapit sa amin ang servidora para kunin ang order namin. Tahimik lang din kami pareho nang dinulog sa amin ang order naming pagkain. You don't like your food? Gusto mo palitan natin? Napansin siguro nito ang pagtusok-tusok ko sa steak na in-order ko. No, hindi na kailangan. Parang busog pa kasi ako eh. Tipid kong sagot. Nag-usap pala kayo ni Dad? Tinitigan niya ang magiging reaksyon ko sa sinabi niya. Paano mong nalaman? I ask with furrowed brows. Dad called me last night and he gave me an assignment. Nakita ko ang tumaas ang labi nito matapos iyon sabihin. Binaba ko ang hawak na kutsilyo at marahang nagpunas ng tissue towel sa bibig.
What is this all about, Franco? Gaya ko ay binaba na rin itong hawak na tinidor at kutsilyo bago sumandal sa kanyang silya. I didn't like the idea of being a third party. Hindi ko naman siguro ikababagsak pag hindi ko ginawa ang utos ni Dad. Napasinghap ako. Kung ganoon pala ay ang daddy nitong dahilan kaya siya naparito. Mataas ang respeto ko kay Colton at hindi ko siya kayang saktan dahil sa malaking utang na loob ko sa kanya. Nanatili ang mga titig ko dito at hinihintay ang mga sasabihin pa niya. Dad gave me one condition. Iyon ay ang sirain kayo ni Colton at ang kapalit ay ibibigay niya sa akin ng pangalan niya, pati ang ilang shares ng kumpanya. Pati na rin ang resort ay hahatiin niya sa amin ni Colton. Tumaas ang tingin nito sa akin na tila binabasa ang magiging reaksyon ko. I fold my lashes down and shook my head. Hindi ko masisisi ang daddy niyo kung ayaw niya sa akin para kay Colton. Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang kinausap niya imbis na si Colton. I said while beating my lips. Pakiramdam ko ay nadurog ng husto ang puso ko sa nalaman. I startled from my seat while his hand covered mine. Tumaas ang tingin ko dito na pigil ang emosyon. Nakita ko kung gaano kanya kamahal. Ibang-ibang tingin niya sa'yo kesa sa ibang mga nakarelasyon niya. Akala ko noon si Ellie na ang para sa kanya dahil sa band ng kumpanya nila Colton. Matagal ding naging sila. Sabay bumuo ng pangarap at bumuo ng alaala. Pero mas hinangad ni Ellie na magkaroon ng pangalan sa pagmamodelo. At hindi nga siya nabigo. Look at her now. Nakamit na niyang minimithi niyang pangarap. Franco said clearer. Sandali muna nitong pinagmasdan ang magiging reaksyon ko bago ituloy ang sasabihin. Dumating ka at pinunumo ang mga pangungulila niya. Bumalik si Ellie pero baliw na sa'yo ang kuya ko. Kaya sa palagay ko, kahit anong pilit pa ni Ellie na ibalik sa dati ang lahat ay hindi na niya muli pang makukuha ang puso ni Colton. Pumatak na ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Kaya Tiffany, sa'yo ako nakikiusap. Huwag na huwag mong bibitiwan si Colton, kahit na anong mangyari. Seryoso na ang tinig nito nang muling magsalita. Marahan akong tumango. Dalang-dala na ako ng emosyon. Nagulat pa ako nang lumapit siya para punasan ang luha ko sa pisngi. Shh! Colton might gonna kill me pag nakita niyang pinaiiyak kita ng ganito. He said while grinning. Doon ako ngumiti at hinampas ang kamay nito. Tara na nga, kumain na ulit tayo. Natatawa kong sinabi bago ituloy na ang pagkain. Nang matapos kaming kumain ay bumalik na kami sa hotel. Agad din naman siyang nagpaalam. Babalik na daw ito ng San Felipe dahil marami daw itong naiwang trabaho sa rancho. Kumaway ako habang paalis ang kotse nito. Magaan ang loob kong bumalik sa aking opisina. Masaya ako sa tinakbo ng pag-uusap namin ni Franco. Alam kong sa huli ay iniisip pa rin niyang ikasisiyan ng kapatid nito. Tiffany, galing dito si Colton kanina at aayain ka daw sana mag-lunch. Hindi mo daw kasi sinasagot ang phone mo. Sabi ko may meeting ka, kaya umalis na rin. Sige Karen, tawagan ko na lang. Salamat. Diretso na akong pumasok sa loob ng opisina. Agad kong hinanap ang aking cellphone. At ganoon na lang ako napailing. Nang makitang kanina pa pala ito patay. Dahil hindi ako sinundo ni Colton ay mag-isa akong tumulak pa uwi. Gabi na nang marating ko ang mansyon. Naabutan ko pang gising si Clarence, kaya kinuha ko ito mula kay Doris. Sila Mom and Dad, tanong ko sa kasambahay. Nasa silid na po nila at nagpapahinga. Sagot nito, ipaghahain ko na po ba kayo ng pagkain? Sige, tumungo kami ni Clarence sa aking silid. Hindi ko mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan nito. Isang buwan na lang at mag-iisang taon na ito. Ang bilis talaga ng panahon. Samantalang noon ay maliit pa ito at hindi pa makausap. I missed you, baby. Niyakap ko pa ito ng mahigpit. Palagi na lang kasing trabaho ang inaatupag ko at nawawala na ng panahon dito. Maaga ako nga alis sa umaga at kung minsan gabi na rin nakakauwi. Kaya hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki nito. Linggo lang ang bakante kong araw, kaya pag dumadating ang araw na yon, ay pinipili kong ilaan ang oras ko para sa kanya. Ate, nakahain na po ang pagkain. Tawag nito mula sa labas ng pinto. Sige, susunod na ako. Sagot ko. Kinarga kong muli si Clarence at sabay kaming dumulog sa hapunan. Nang matapos ay pinasya ko ng umakyat sa itaas para ito patulugin. Maluwang ang ngiti ko nang maihiga ko na ito sa crib
na mahimbing na natutulog. Isang halik sa noong binigay ko rito bago ko siya ibilin kay Doris. Pabagsak kong inihiga sa malambot na kama ang pagod kong katawan. Mariin akong pumikit at ninanam namang lambot nito. Pero bigla akong napabalikwas ng bangon at hinanap ang cellphone sa aking bag. Mabilis ko iyong binuksan at andoon ang ilang missed calls galing kay Colton. May ilang mensahe rin galing dito. Lunch today? Iyon ang nakalagay sa unang mensaheng nabuksan ko. You didn't answer my calls. Busy? Galing ako dyan. May meeting ka daw. Next time na lang siguro. I'll pick you up after office hour. I'd miss you. Nakagat ko ng mariin ang labi sa huling text nito. Pero bakit hindi niya ako sinundo kanina? Denial ko ang number niya. Pero cannot be reached na ito. Inulit ko pa ng ilang beses bago na lang nagsend ng text dito. Dahil hindi pa dalawin ng antok ay pinasya kong magbukas ng Facebook. Sunod-sunod agad ang notification na natanggap ko. At isa na dito ang picture na nakatag mismo sa akin. Halos madurog ang puso habang nakatingin sa mga litrato ni Colton. Nakasama mismo si Ellie. I could feel my heart had been hit a million times. Solido ang sakit dito sa puso ko nung makitang magkasama ang dalawa sa picture. Kasunod nito ay tumunog ang aking cellphone dahil sa tawag ni Cindy. Hello, Tiffany? Nahimigan ko agad ang maingay na background nito sa kabilang linya. Oh, bakit? Pumunta ka dito ngayon na. She said hysterically. Bigla akong napabangon sa kinahihigaan dahil sa tono ng boses nito sa akin. Bakit? San ba yan? Basta, dito sa Eastwood sa Royal High Subdivision. Sabihin mo lang ang pangalan ni Carrick sa guard. Matapos niya yun sabihin ay pinatay na nito ang tawag. Naguguluhan man ay sinunod ko ang sinabi nito. Tinungo ko ang lugar na sinasabi ni Cindy. Unti-unti akong nagkakaroon ng ideya sa mga nangyayari. Pero ayoko munang magdesisyon tungkol doon hanggat wala akong konkretong pinanghahawakan. Ilang sandali pa'y narating ko na ang lugar na sinasabi nito. Tiningala ko ang mansyon kung saan may nagaganap na house party. Sinubukan kong tawagan si Cindy pero hindi ko na ito makontak. Tulad ng sinabi niya, binanggit ko sa guard ang pangalan ni Carrick. Kaya ako pinapasok sa loob. Sa bungad pa lang ay siksika na ang tao. Halos puro lasing na rin ang iba. Sinubukan ko mag-ikot-ikot para hanapin si Cindy. Nagawi ang mata ko sa malaking pool na ang tanging suot ay bikini lang. Bumaba ang tingin ko sa suot kong maong jeans at white t-shirt. Kahit sino ay mapapalingon sa suot ko dahil inappropriate ito sa okasyon. Sinubukan kong pumasok sa loob ng bahay at doon ay natagpuan ko itong sumasayaw. Mabilis ko itong nilapitan na bakas ang gulat nang makita ako. Tiffany, you're here! She exclaimed. Bigla ako nitong hinila sa braso at dinala sa isang sulok kung saan madalang ang tao. May problema ba kayo ni Colton? Cindy asked me in a low tone. I don't know. Hindi pa kami nagkikita buong araw. We're supposed to have lunch together pero nagkita kami ni Franco. Damn it! She cursed sharply. Doon na ako kinabahan ng sobra, lalo pa nang maglikot ang mga mata nito na tila may hinahanap. Cindy, what is happening? I said with my raised voice. He's with Ellie. Nakita ko sila kanina na magkasama. I don't know kung magkasabay ba silang dumating dito. Pero lasing na lasing si Colton. Nasapok ko ang sariling noo. What the fuck is he doing here? Wala akong natatanda ang may problema kami ni Colton. Paano nangyari na magkasama sila ni Ellie? Halika, hanapin natin. Buong lakas akong hinila ni Cindy at nakipagbuno sa mga sumasayaw. Ayun siya! Mabilis akong lumingon sa isang lamesa na malapit sa swimming pool. Kung saan nakaupo ito kaharap ng ilang bote ng alak. Muli ay nagpatianod ako ng hinila ni Cindy ang kamay ko. Agad akong lumapit dito na tila hindi na makakausap sa sobrang kalasingan. Colton? Lumapit ako dito na siyang nag-angat naman ang tingin sa akin. His dark eyes bore into mine. Sa sobrang dilim nito, hindi ko na nagawang huminga ng maayos. Well, well, the fiancé is here. Hindi mo naman sinabi sa akin na nakabuntot sa iyo ang babaeng to kahit saan ka magpunta. Napalingon kami pareho sa nagsalita. And I saw Ellie wearing a pair of bikini na niyakap lamang ng manipis na tela. Pwede ba tayong mag-usap? Nahimigan kong panginginig ng boses ko nang magsalita. Tumingala ito sa akin. I looked into his eyes, but it was like nothing was there to behold. Isang mapait na ngiti lang ang iginawad nito sa akin bago tumayo.
Ilang sandali pa ay nasa labas na kami. Sa kalsada pa lang ay hinigit ko na ang kamay niya. Si Ellie, bakit kasama mo siya? Umiling ito. We've just met here. Nagbuga ako ng malalim na hininga at pilit na pinakakalma ang sarili. Bakit ka ba naglalasing? Ano bang problema? Nagtiimbagang ito sa akin. Saka pinasadahan ng dila ang labi bago tumingala. Ilang minuto muna itong ganoon bago ibaba ang tingin sa akin. And I saw the fire in his eyes that already melted me inside. Gusto ni Dad na kunin ang lahat-lahat ng pinaghirapan ko. Gusto niyang ibigay kay Franco ang lahat. He said while clenching his jaw. Natutup ko ang aking bibig sa narinig. Hindi ko lubos isipin na magagawa ito mismo ng sarili niyang ama. Para lang paghiwalayin kami. And what are those photo having lunch with my brother? Pinaplano na rin ba niyang agawin ka sa akin? May diin nitong bigkas. Wala kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami. Tsaka ano tong litratong sinasabi mo? Sinong nagbigay sa'yo? Si Ellie? Tama ba ako? I raised my voice. She planned this. Your dad, si Ellie, at si Franco. Magkakasabwat sila dito. I said furiously. Napahawak ako sa sariling noo at mabilis itong iniwan para bumalik sa loob. Puno na ako. Kailangang matapos na to. Hindi ako papayag na may gawin pang hakbang si Ellie para muli kami magkasira. Mabilis ko siyang hinanap sa loob at nahagip ito ng mata ko sa gilid ng pool na may kausap na lalaki. Agad na uminit ang bumbunan ko sa galit dahil sa malakas nitong tawa. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Malalaki ang hakbang ninilapitan ko ito. Hinaklit ko ng marahas ang braso niya, dahilan para ito magulat. You planned this, do you? You took me a photo having lunch with Franco. Tapos pinakita mo kay Colton. I said through clenched teeth. What are you talking about? Hindi ako kasing desperada mo para gawin ang ganyang katsipan na bagay. At hindi ko kasalanan kung malandi ka. At gusto mong tuhugi na magkapatid na sa Avedra. She shot back. Tila inaasahan na ang paglapit ko. And you also sent me those photo of you with Colton? Sino ngayon ang chip, ha? She twitched her brows and looked at me with disgust. Hindi mo ba nagustuhan? Sayang nga, wala ka kanina. Nakita mo sana kung gaano kami kasweet ng fiancé mo. A smirk grew over her face. I warn you, this is the last time na guguluhin mo kami ni Colton. Dahil pag inulit mo pa to, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Mas lalong lumawak ang ngisi nito sa akin at tiningnan ako ng pailalim at marahas na hinila ang braso nito sa akin. Dapat ba akong matakot? Kung tutuusin, ikaw nga ang dapat matakot. Dahil mawawala sa iyong lahat. I'm sure Colton, hindi niya isusuko kung anong meron siya para lang pakasalan ka. Isa pa, hindi ka ba nahihiya? Pilit mo pa rin isinisiksik ang sarili mo kay Colton. Kahit na ako dapat ang talagang pakakasalan niya. Well, nice try, Ellie. Last time I checked, I'm the fiancé. I smirked. I raised my hand in front of her, where I wore my engagement ring there. Nasasabi mo lang yan dahil may anak kayo. Naanakan ka lang. Kaya huwag kang umasta na parang pag-aari mo si Colton. She fired back with unhitched brows. Naglaro din sa mga labi nito ang ngisi. I glare at her. How dare you? My voices rose. Doon ito nakakuha ng tapang para harapin ako. With her crossed arms, twitching brows and lips settled into mocking smirk. Bakit? Masakit bang malaman na kaya ka lang pinupursue ni Colton dahil sa bastardo mong anak? Nanlaking mata ko sa kanyang sinabi. I shaken to the core. She knew my weak spots and deepest pains. Alam na alam niya kung paano ako titirahin. Pero mabilis kong pinustura ang sarili. At taas kilay na nilabanan ito ng tingin. You can never be me, Ellie. You were just part of Colton past. Ako na ang bago niyang mahal ngayon. At mamahalin pa sa mga susunod na araw. Kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi mo na siya maaagaw sa akin. Pasalamat ka dahil may anak kayo ni Colton. At yun ang ginagamit mo para mapalapit ka sa kanya. How poor are you, Tiffany?
She said sarcastically. Tiimbag ang akong lumapit dito at hinablot muli ang kanyang braso. Kahit anong gawin mong paninira, hinding-hindi ka mananhalo sa akin. Gumising ka. You're not on a fairy tale making love on your knight in shining armor. I sarcastically said. Hindi na ako nagdalawang isip na itulak ko ito sa swimming pool. Halos sa kanya natuon ang pansin ng mga bisita na tila nagulat sa ginawa ko. You're son of a bitch! Hiyaw nito nang makaahon ng ulo mula sa tubig. Iyan ang bagay sa'yo, asshole. Hindi ako pumasok kinabukasan dahil sa masamang pakiramdam. Isa pa, dumagdag pang ilang araw naming hindi pagkikita ni Colton. After what happened at the party ay hindi ko na ito kinausap pa. I don't think it is the right thing to do right now. Pero ito na lang siguro ang pinakamabuting gawin sa ngayon. Kung itutuloy ko pa ang pakikipagrelasyon kay Colton, isigurado akong wala nang matitira dito. Pati ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa wala. Siguro mas mabuting ang sundin ko na lang ang gusto ng kanyang ama. Ang tuluyan na itong hiwalayan. Tiffany, can we talk? Boses ni Cindy ang nagsalita mula sa labas ng pinto. Please, Tiffany. Aniya sa kabila ng sunod-sunod na pagkatok. I blew out a deep breath. Napilitang pagbuksan nito ng pinto. Ano bang ginagawa mo dito? Tinalikuran ko ito at bumalik muli sa kama at naupo. Narinig ko ang pagtikim nito bago magsalita. I should ask you the same question. Look at you, Tiffany. You look so damn miserable. You're pale. Magkakasakit ka kung parati ka nalang nakakulong dito sa kwarto mo. Diretso itong naglakad sa gawin ng bintana at hinawi ang kortina para buksan yun. Hindi ako sumagot. Imbis ay sa bintana na lang ako tumanaw. Pag-usapan niyo to, ngayon pa ba kayo susuko? My God, Tiffany. Hindi na kayo mga bata. Paano na lang ang anak niyo? Nagbadya ang mga luha kong pumatak dahil sa kanyang sinabi. Hindi naman kailangan humantong sa ganito, di ba? Narinig ko na ang pagsinghot nito. Kaya lang ako lumingon sa kanya. Akala ko sasaya ka na. Akala ko mahahanap mo na rin ang forever mo at magiging sa Abedra tulad ko. Akala ko lang bang lahat ng yun? Her voice already cracked. Ginagap din ito ang kamay ko at hinawakan niyo ng mahigpit. Please, huwag kang magpatalo sa kanila. Lakasan mo ang loob mo, Tiffany. My lips purse tightly. I feel the muscles of my chin tremble. Like a distressed child. Hindi ko na napigilan. Pumatak na ang luha sa aking kandungan. I can't. Pagod na ako. Pagod na akong ipaglaban itong nararamdaman ko. I was never a first choice. Kahit pa kay Lester. He used to choose Sarah over me. Mas pinili niya ang babaeng yon. At ako? Iniwan at pinagmukhang tanga sa madaming tao. My eyes burst with tears. Hindi ko na napigilan ang emosyong nais kong mawala sa akin. At ngayon, gusto mo akong lumaban para ano? Para masaktan ng paulit-ulit? Pagod na ako, Cindy. Ayoko na. Huwag mong sabihin yan, please. Nasa na ang tipa ni na matapang at puno ng kumpiyansa sa sarili? Nasa na yung palaban kong best friend? Hindi ikaw yan. Sunod-sunod akong umiling dito at maras na pinahid ang mga luha. Gusto ko munang mapag-isa ngayon. I said in between my sob. Narinig ko ang buntong hininga nito bago magsalita. Alright. Basta pagkailangan mo ng kausap, nandito lang ako. She said softly. Hindi ko na tinanggihan ang mahigpit nitong yakap at paghagot sa likod ko bago tuluyan ang lumabas ng aking silid. Doon ko na nilubog ang sarili sa unan at patuloy na umiyak. Wala na sigurong masasakit pa sa nararamdaman ko ngayon. The faint throbs in my guts and the fires fierce in my heart deeply. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong umiyak ngayong araw. Hanggang sa gupuin na ako ng antok. Nabasa pa rin ang mga luha ang pisngi. Mataas na ang araw nang gumising ako. Kung pwede lang ay habang buhay na lang akong tulog para hindi ko na alam ang pakiramdam ng nasasaktan. Pero hindi pwede dahil may isang batang umaasa sa akin. Hindi ko basta na lang hayaan ang sariling malunod sa sakit. Kailangan kong bumangon para sa anak ko. Hindi ako makapapayag na pati siya ay masaktan. Gagawin kong lahat para ibigay sa kanyang buhay na nararapat para dito.
Pinilit kong bumangon at inayos ang sarili. Naligo ako't masiglang pumanaog sa komedor para saluhan sila Daddy at Mommy sa tanghalian. Manang, pengi ng isang plato. Maagap naman ako nitong dinaluhan at pinaglagay ng juice sa baso. Thanks. Iha anak, buti ay lumabas ka ng iyong silid. Masyado kaming nag-aalala sa iyo ng Daddy mo. Mom said, pero hindi ko ito makuhang sulyapan. Iha, kung ano man ang problema niyo ni Colton ay pag-usapan niyo ng maayos. Apektado na pati ang anak niyo. Dad added, doon lamang ako nag-angat ng tingin sa mga ito. Alam kong kapakanan lamang ni Clarence ang iniisip nila. Kaya sa huli binigyan ko lamang sila ng tipid na ngiti at pagtango. Mabilis ko nang tinapos ang pagkain. Matapos ay tinungo ko ang silid ni Clarence. Mahimbing ang tulog nito habang nasa crib. My heart tore into pieces as I watched his angel-like face. Hanggat maaari ay ayoko na siyang idamay pa sa gulong ito. I want him to live his normal life. Masyado pa siyang bata para masaktan ng ganito. I love him so much and I don't let anybody hurt him. Kinabukasan ay maaga akong nagising at hinanda ang sarili sa pagpasok. Masigla rin akong dumulog sa hapag at sinabayan sila sa pagkain. Good morning, sweetheart. Pinupog ko ng halik si Clarence na siyang tuwang-tuwa sa ginawa ko. Aba, ang bait naman ng Clarence ko. Niyakap ko ito ng mahigpit bago ko umpisahan ang pagkain. Mabuti ay maayos ka na, iha. Dad said to me, tumango lamang ako dito at inumpisahan na ang pagkain. Ang totoo'y pinilit ko lang nang umiti dahil ayokong pati sila'y maapektuhan ng mabigat kong dinadala. Doris, aalis na ako. Ikaw nang bahala sa bata, ha? Pakisabi na rin kila Mom at Dad, okay? Hindi ko na siya hinayaang makasagot dahil tinalikuran ko na ito para sumakay ng aking kotse. Good morning. Aba, mukhang ayos na ang pakiramdam mo, ha? Karen said with flashy smile on her face. Nilapag nito sa table ko ang tasa ng kape at isang sandwich. Paano'y dahilan ko ditong may trangkaso ako kaya hindi na ako nag-ungkat pa ng kung ano sa akin? Actually, I'm better now. Thanks dito, ha? Tinaas ko ang tasa ng kape bago ito higupin. Sus, namiss mo lang yung kape ko. Aniya bago ako tuluyang tinalikuran. Bakas ang ngiti ko habang sinusundan nito ng tingin. Pero nang isara nitong pintoy agad kong binaba ang tasa at sumandal sa aking swivel chair. Napalis din ang ngiti sa aking mga labi at hinilot ang sentido. Tagus-tagusan kong tiningnan ang mga papeles sa aking harapan. Tila aabot na sa isang dangkal ang taas nito dahil sa ilang araw kong pagliban sa trabaho. Napapailing na dinampot ko ang aking fountain pen at inumpisahang pirmahan ng mga yon. Maghapon lang ako sa loob ng opisina. Hindi rin ako tumanggap ng bisita at pinakansel ang lahat ng meetings. Kung hindi pa kumatok si Karen para sabihing gabi na ay hindi ako magtataas ng tingin sa bintana. Sige Karen, mauna ka na. Tatapusin ko pa tong mga papeles. Matapos nitong magpaalam ay inumpisahan ko na rin ligpitin ang mga papeles sa aking lamesa at hinanda na ang sarili sa pag-uwi. Naisipan kong buksan ang aking cellphone na ilang araw ding patay. Hindi ko na ikinabigla ang ilang text mula kay Cindy at Julia. I bit my lower lip. Ilang beses kong pinasadahan ang mga messages at umaasang makakatanggap ng mensahe mula kay Colton. Ngunit wala. I smiled bitterly. Bakit nga ba ako umaasang magpaparamdam pa siya pagkatapos ng nangyari? Siguro natauhan na rin ito at sinunod na lang ang utos ng kanyang dad na si Ellie ang piliing pakasalan. Hindi rin biro na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya para lang sa amin ni Clarence. I shook my head. Hate and enmity welled up in my heart. My eyes falls again. But I regained my strength. Mabilis kong pinahid ang luhang nais tumulo at pilit na kinalma ang sarili. Sa huli ay nakita kong sarili na paikot-ikot sa city. Tila walang direksyon ang aking pupuntahan. At hindi alam kung saan patungo. Hanggang sa madaanan ko ang restaurant ni Peter. Kung saan niya ako dinala noon. Hindi na ako nagdalawang isip na ipark ang aking sasakyan at pumasok sa loob. I ordered a fansanelia and pizza margarita. Parang bigla ay nakaramdam ako ng gutom ng ihain ito sa akin, habang umuusok pa. Sinimulan ko ng kumain habang hinihintay na sumalang sa stage si Bridget. Narinig ko sa ilang customer na kakanta ito ngayon.
I was enjoying my food when I hear a familiar voice near me. Nang lingunin ko ito ay hindi ako nagkamali. Si Joko nga, at palapit sa akin. Tiffany, he looked so surprised. Kasunod nitong buong tropa, at ang tanging kulang lang ay si Colton. Isang tipid ng ngiti lang ang ginanti ko sa mga ito bago sinulyapan si Cindy na maluwang ang ngiti sa akin. Wala na akong magawa pa kundi ang sumalo sa lamesa ng mga ito. Tutal ay wala namang dahilan para iwasan ko sila. Kami lang naman ni Colton ang may hidwaan at hindi kasali doon ang tropa. Lumalim ang gabi at nag-umpisa na ang vocalist para sa una niyang kanta. Napili namin maupo sa round table na malapit sa stage at para mas komportable ang inuman. Hello guys, I startled from my seat when I saw Peter in his red jacket and white t-shirt underneath. Bumagay din sa mabilog nitong mga hita ang maong pants at white shoes. Peter, bati dito ng lahat, maliban sa akin na mas piniling ibaba ang tingin sa aking tequila sunset. Where have you been? Ang tagal mong walang paramdam ha? Ani Cindy dito. Busy lang sa trabaho, he said in a jolly voice. Napansin kong nagkamot ito ng batok bago na upo sa tabi ni Joko. Dahil magkatapat lang kami ay minabuti kong wag na lang itong pansinin. Mukhang iba naman yata ang tinatrabaho mo. Balita ko pinupormahan mo daw yung vokalista. Narinig ko pang tudyo ni Joko dito. Pare, kilala mo na siya, diba? Narinig kong sagot nito. Dahil sa narinig ay nag-angat ako ng tingin. At sa puntong iyon ay nagtama ang mga mata namin ni Peter. His eyes were dark, but there's so much light in them. His lips curved a bit, pero mabilis ding bumaling ng tingin sa stage. Tulad ng ginawa nito ay sumulyap din ako sa stage kung saan kumakanta na si Bridget. I pursed my lips. She sang very well. Her voice were very pleasing and effective to attract the audience. Ngayon ay nakapusod na ang buhok nito. Nakasuot lamang ng spaghetti strap na kulay itim, na tinernuhan ng black leather skirt na binagaya niya ng black boots. Yumuko ako dahil pakiramdam ko ay tumatago sa puso kong mga binibitiwan itong linya. Bumalik ang tingin ko kay Peter. Natitig na titig sa akin ngayon. I look into his eyes and I saw nothing but pain. Am I alright? If I'm wrong, then what? Bottoms up! Naputol lang ang tingin na yun nang sumigaw si Santino ng malakas. Pare, pakilala mo naman kami. Nagsalita muli si Joko na ayaw magpaawat na halatang nambubos ka lang. Pagbigyan mo na kasi para hindi ka kinukulit. Samantha muted with grimace. Wala itong nagawa kundi ang tumayo para tumungo sa stage. At tinawag ang katatapos lang na kumantang si Bridget. Guys, this is Bridget C. Pakilala nito sa amin. Nahuli kong hawak nitong siko ng huli. At inalalayan pa para maupo. Nahihiyang kumaway ito sa amin. Saka tipid na ngumiti. Inisa-isa niya kaming pinakilala dito. Muntik pa akong masamid nang ipakilala niya akong special friend nito sa lahat. Nakagat ko ng mariin ang labi habang inaabot ang kamay nito. Napatitig ako dito dahil tila sinlamig ng yelong pawis nito sa kamay. She looked tense, kaya ngumiti ako sa kanya ng maluwang bago magpakilala. Hi, I'm Tiffany. Bridget. Bridget C. She muttered lowly. Umusod si Joko para bigyan nito ng espasyo sa tabi mismo ni Peter. Pansin ko ang pagsulyap nito sa akin, na pinagkibit-balikat ko na lang, at itinuon ng pansin sa iniinom. Lalong lumalalim ang gabi, mas lalo akong nalalasing. Hindi ko na alam kung ano ba ang topic, basta gusto ko lang na ngayon ay makalimot, yung wala na akong mararamdamang sakit, yung wala ng lahat. Tiffany, lasing ka na. A concerned voice of Cindy blaring in my head. Lumingon ako sa kanya na nalalabo ang mga mata. Then suddenly my eyes filled with tears. Mariin kong kinagat ang aking labi para iyon pigilan. Ngumiti ako dito at walang pasabi itong niyakap na mahigpit. Pumikit ako nang mariin ang maramdaman ko ang paghagod nito sa likod ko. Shit, lasing na yata ako. Sinubukan kong kumalis dito at pinilit na ngumiti sa lahat. Tiffany, you're drunk, she said in a low voice. I'm okay. Hindi pa ako lasing, I said with my shaky voice. Ginawa ko ay hinila ko ang baso na may lamang dirty martini at inungga iyon ng inom. Sinulyapan ko si Julia na naawang ang bibig sa akin. Nginuso kong lagyan itong muli ang aking baso na agad naman niyang ginawa.
Again, in-straight kong inom ng alak sa aking baso. Gumuhit ang init nito sa aking lalamunan. Kaya malakas kong binagsak ang baso sa lamesa. Everyone looked at me with an awe. Alam nilang hindi ako pala inom. Pero sa pagkakataong ito'y gusto kong malasing at mawala sa sarili kahit ngayon lang. Humingi pa ako ng isang baso. Ngunit halos mawalan ako ng panimbang sa pagkakaupo nang hawakan ni Peter ng mahigpit ang aking palapulsuhan. And without my clearance, hinila niya ako palayo sa lamesa. Because of my dizziness and unsteadying step, hinayaan ko na lang kung saan niya ako dalhin. Walang kahirap-hirap niya akong nadala sa rooftop. Napapikit ako nang tumama ang malamig na hangin sa aking pisngi. Malaya rin itong hinihipan ng ilang takas kong buhok mula sa pagkakapusod. What is wrong with you, Tiffany? You let yourself get drunk. Hindi ka naman dating ganyan. Nakapamewang ito mismo sa harapan ko. Madilim na nakatitig sa akin. I bite my tongue, trying to hold my tears. Lumingap ako para iwasan ang nakakapaso niyang mga titig. Tiffany, he called my name in a soft and gentle tone. Humakbang ito palapit sa akin. Yumuko ako pero mas naging daan iyon para tuluyan ang bumagsak ang kanina ko pang pinipigilang luha. Tiffany, he whispered again. Hindi ko na napigilan pa. Humawak ako sa braso nito ng mahigpit at tumingala dito. Nabasang-basa ng luha ang mga mata. Bakit ang sakit? Sabihin mo, Peter, na nagkamali ako? Sabihin mong nagkamali akong minahal ko siya. Sana ikaw na lang para hindi ko na nararamdaman ang sakit. Kasi hindi ko na kaya, Peter. Humawak ako sa jacket niya ng mahigpit at niyugyug ito ng paulit-ulit. Wala itong sinabi ni isang salita. Hinayaan lang niya akong umiyak at ilabas ang nararamdaman kong bigat sa dibdib. Hindi ko akalain na bibigay ako sa halos isang linggo kong pagtitimpi. At hindi ko rin akalain na kay Peter pa mismo ako iiyak ng ganito. Matapos ko siyang saktan ng sobra noon. Pero hindi ikaw si Colton. Hindi ikaw ang minahal ko. Sabihin mo, karma ko ba to sa lahat ng panggagagong ginawa ko sa iyo noon? Tell me, Peter. Do I deserve this? I said with a list of bitterness. He lowered his head and gently caressed my drenched cheek. So I opened my mouth to let in a small breath as tears welled in my eyes. How can I heal your broken heart if the cause is wasn't me? He whispered. Tiningala ko siyang muli at nakita kong malamlam nitong mata. Hindi rin nakaligtas ang pag-igting ng mga pangahabang nakatingin sa akin. Patawarin mo ko kung nasaktan kita noon. Baka marahil ay kailangan kong ituwid ang mga mali ko para makapagdesisyon ako ng tama ngayon. Hindi ko alam kung paano ko siya makakausap. Paano kung hanggang dito na lang kami? Hindi ko kaya. I cried. He walked up to me slowly and pulled me closer to him, wrapping his arm around me. Shh, don't say that. Maayos pa yan. Magtiwala ka lang. I sunk into his warm, hard chest. Pumikit ako at sinamyong mabango nitong amoy. Hindi pa rin nagbabago ang mga yakap niya. Katulad pa rin ito ng dati. I could feel the warmth of his body, the security and the gentleness. How could it be that I hadn't seen his love before? Pure, unselfish, free, warm, cozy, and just as real. Pag-usapan niyong mabuti. I know him well. Hindi ang tipo ni Colton ang susuko na lang basta-basta. Just trust him. Maybe he was right. Kailangan kong magtiwala at maniwalang maaayos pa namin ito. Marahan akong kumalas sa kanya at pinahid ang mga luhang pumatak nang bigla nitong hinila ang kamay ko kung saan nakasuot pa rin doon ang singsing na bigay niya. Naniniwala ka pa rin na maaayos niyo ito, tama ba ko? He twitched his brows at marahang hinaplos ang diamond ring na suot-suot ko. Maganda, bagay sa'yo. He whispered. Isang ngiti ang pinakawalan ko dito bago kami pukawin ng mga yabag na parating. Sumilip mula sa pinto si Joko na tila nabigla nang makitang ayos naming dalawa. Colton is here. Aniya bago kami talikuran. My heart skipped a bit. Mabilis akong tumingala kay Peter na siyang nakangiti sa akin. Hinaplos nito ang buhok ko at tumango. Take this chance para magkausap kayo. I know you deserve to be happy. Everyone deserves to be happy. Either do I.
He murmurs. Nadepi na ang labi ko sa tinuran niya. Ito na ba ang Peter na sinaktan ko noon? Hindi ko alam kung bakit may mukha pa akong tumayo sa harapan niya ngayon, pagkatapos ng mga ginawa ko sa kanya. Heto pa rin siya handa akong damayan. Salamat, Peter. Muli ko siyang niyakap ng mahigpit. Mabulis ko rin itong dinampihan ng halik sa pisngi, nalubha nitong ikinapula, at napakamot sa kanyang batok. Natawa ko sa kanyang naging reaksyon, kaya hinila ko na ito pababa. Marami ng tao nang bumaba kami. Patay sindi na rin ang ilaw, pati ang tugtog ay slow rock na rin. Magkapanabay kaming bumalik ni Peter sa lamesa. Tumabi itong muli kay Bridget, na mukhang kasundo sina Samantha at Julia. Tumabi naman ako kay Cindy na agad akong binulungan. I called him. Sinabi kong nandito ka. I shifted on my seat and catch a glimpse of him. He was leaning against his chair with so much authority. Katabi nito si Carrick na tila ine-entertain ito. Pero ang pansin nito ay tanging nasa akin. He is wearing a gray polo shirt. Halatang kalalabas lang nito sa shower dahil sa basang buhok. He looked so intimidating on his seat, with brows knitted and his tight jaw was filled with a little stubbles. His soft, sharp lips were very attractive and captivating, and that frown that made my heart reach out. Hindi ko pansin na naglagi ang mga titig ko dito. He arched his brows and nods towards the front door. Sa puntong yun ay tumayo ito para lumabas ng restaurant. Naramdaman ko ang pagsiko ni Cindy sa akin. Kausapin mo na. Bulong nito sa akin. Yumuko ako at ilang beses na pinag-isipan ng mga gagawin. Hanggang sa pinasya kong tumayo para sundan ito sa labas. Agad ko itong nahanap na nakasandal sa kanyang kotse. I slowly took a step toward his direction and he turned his gaze at me. My heart thumping wildly against my chest. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman pagkatapos ng halos isang linggo namin hindi pagkikita. Pareho kaming walang imik at nagpapakiramdaman. Ilang beses ko ring narinig ang buntong hininga niya habang nakapamulsa sa aking tabi. Kamusta? He started. Pumikit ako matapos ay umiling. Muli kong narinig ang marahas nitong pagbuga ng hangin sa dibdib bago magsalita. Let's talk in some other place. Aniya. He turned around and his car alarm beeped. Binuksan nito ang pinto ng kanyang sasakyan para sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na sumakay at nagsuot ng seatbelt. Kumabog ng malakas ang puso ko nang sumakay ito at simulang in-start ang engine. Sumulyap ako dito. His eyes were still dark and serious. Pakiramdam ko ay mapapaso ako kung mananatili akong nakatingin. Kaya bumagsak ang mata ko sa aking kandungan. Ilang minuto lang ang biyahe namin patungo sa hotel nito. Again we went inside to the upper floor until we reached the rooftop. Gaya ng dati malamig pa rin ang hatid sa akin ng hangin. Masarap pa rin sa pakiramdam ang panggabing hangin at magandang tanawin. Ginaya niya akong maupo sa bench na naroon. Natanaw ang ganda ng city sa ibaba. Naramdaman kong marahan itong pagtabi sa akin. So I shifted uncomfortably at my seat. Balak ko sana'y hindi na lang ito pansinin. Dapat ay sinigawan ko na siya kanina at sinaktan. Pero hindi ko ginawa. Come here. He whispered and he pulled me closer to him. Walang kahirap-hirap niyang niyapos ang bewang ko at nilapat ang baba sa aking balikat. Napasinghap ako. His arms were strong and his chest were hard and firm. Para akong batang walang laban kung pipilitin kong kumawala dito. I've missed you so much, sweetie. He said huskily. His lips touches my ear that made shiver all over my body. I just came to realize that I can't live without you in my arms. That love does not require standards of beauty and wealth. I choose to love you because you deserve to be loved. He whispers. He grabbed my hand and curled his fingers tight around my ring. The humidity of my heart increases rapidly. Hindi na ako makahinga ng maayos. He slowly traced my face that made me look at him. His index fingers touched my lips. Bumaba ang tingin nito sa aking labi. My heart pounding fast and my breaths get deeper. Pakasal na tayo bukas. Parang gusto kong maiyak na matawa sa sinabi niya. Muli kong binalik ang tuon sa ganda ng city.
dahil wala akong maapuhap na isagot. Bukas pakakasalan kita. Gusto kong makasiguro na hindi mo na ako muling iiwan. Na hindi ka na muli pang makakataka sa akin. Napalunok ako ng sunod-sunod sa aking narinig. Pumapayag ka ba? Nadepin ang mga labi ko sa tanong niya. Alam kong wala na akong dahilan para tumanggi. Pero bakit napakabilis yata? Bukas agad? Masyadong mabilis kung bukas. Hindi pa tayo preparado. He groaned. He licked his lips and it became redder. Matagal ang 1 week para sa preparasyon. I make sure that everything will be finalized and perfectly polished before I discuss this to you. Napaawang ang labi ko sa kanyang revelasyon. So ito palang dahilan ng halos isang linggo niyang hindi pagpaparamdam. I hate you. Nag-umpisa ng mag-init ang dalawang mata ko. Kumalas ako mula sa kanyang pagkakayakap. At pinahid ang sumungaw na luha. Hey, where are those tears came from? Tell me. Hinila nito ang pisngi ko tumarap sa akin. He caressed my cheeks and slowly lowered his head to look at me evenly. Buong akala ko'y sinunod na nito ang utos ng kanyang daddy na pakasalan si Ellie. What about your dad? Pwedeng mawala sa'yo ang lahat kung patuloy kang makikipagrelasyon sa akin. I'm good and stable. I don't need his money para lang mabuhay. I have my own savings. At hindi ko ikalulog mo kung kunin niya man sa akin ang lahat. At walang itira sa akin ni isang kusing. I can start a new life and build a new one. Kasama ka. Kasama kayo ng anak natin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa mga puntong ito. Muling pumatak ang luhang hindi ko kaya pang pigilan. My heartbeat accelerate. This great founding. This great pressure. Walang tumatakbo sa isip ko ngayon kundi ang mga pwedeng mangyari bukas. Sa mga susunod na araw at sa mga bukas pang darating. Please, marry me. After a long cold night, the daybreak brought glimmers of warmth. The golden light softly caressed my bare skin. Ngumiti ako nang marinig ang mga huni ng ibon sa labas. Sinilip ko ang tahimik na dagat na bumati sa akin. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nandito ako sa resort. Masyadong maraming nangyaring hindi ko inaasahan kagabi. Lalo pang pag-aaya ng kasal sa akin ni Colton. I thought this will be the end of the road for me. Pero hindi pala yun ang gustong ibigay sa akin ng tadhana. Binigay niya sa akin ang pinakamagandang regalong gusto kong matanggap. Noon pa man, I almost had a happy ending. Pero hindi pa man nangyayari ay binawi na ito agad sa akin. I almost marrying the wrong person. Ang lalaking akala ko'y magbibigay sa akin ng kaligayahan at hindi ako sasaktan. Ay nagawa akong iwan at ipagpalit sa iba. But I'm contented what life can give me. Hindi na ako maghahangad pa ng iba bukod kay Colton at Clarence. Habang yakap ang bathrobe ay tumungo ako sa may veranda. Ang kaaya-ayang ganda ng beach at kulay asul na tubig ang bumati sa akin. Nilingunan ko ang nakahaing pagkain sa round table, kung saan may isang puting rosas, at sulat na nakalakip doon. Wala sa loob na umupo ako sa silya at hinila ang sulat. Sweetie, enjoy your breakfast. Take some rest. Gusto ko maganda ka mamaya sa wedding natin. I miss you so bad. Love, Colton. My face hit up. Hindi ko mapigilang hindi kiligin habang binabasa ang sulat. Sukat doon ay napabalikwas ako mula sa pagkakaupo. Teka, kailangan ko masabihan sila mom and dad, pati na rin sila Cindy at ang buong tropa. Kinuha ko ang cellphone sa bag, tsaka denial ang numero sa bahay. Hello, boses ni Manang Sita ang sumagot. Good morning po Manang, si Tiffany po ito. Nandyan ba sila mami? Ay naku iha, maaga silang umalis kanina kasama si Clarence. Mariin kong nakagat ang ibabang labi at walang lakas na naupo sa gilid ng kama. Magsisimba daw pagkatapos ay mamamasyal. Eh may ibibilin ka ba? Wala po Manang, subukan ko na lang pong tawagan sa cellphone nila. Sinubukan kong kontakin ang mga ito sa kanilang cellphone, ngunit hindi rin makontak ang mga ito. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asang makakapunta pa sila sa kasal ko. Sinubukan ko ding tawagan si Cindy, ngunit hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Kaya minabuti kong i-text na lang ang mga ito, baka sakaling mabasa nila ang text ko.
Walang ganang nilapag ko ang cellphone sa side table at muling bumalik sa paghiga. Nawala na rin ako ng ganang kumain. Isa pa, paano ako makakakain kung ngayon na mismo ang kasal ko? Pinasya ko ng maligo at nagsuot lamang ng roba pagkatapos. I stared blankly at the mirror. I can feel my heart pounding in my chest. Louder than a crashing waves, I still can't believe this is happening. I'm one step closer to my dreams. Everyone's dream. Kaya hindi maalis sa puso ko ang matinding kaba at nervyos. Ilang minuto pa akong nakatitig doon bago ako pukawin ng mahihinang katok. Trix? Sinalubong ko ito ng mahigpit na yakap. Naku girl, hindi mo naman sinabi sa akin na ngayon palang kasal mo. Napalipad tuloy ako dito nang wala sa oras, ano? Aniya, habang isa-isang nilalapag sa kamang bit-bit na makeup kit. Pasensya ka na, biglaan lang kasi ito. Ano ka ba? Hindi ba usapan naman natin ang baklang Cindy na yun na ako nang magme-makeup sa'yo sa kasal mo? So I'm here to grant my promise. Tilini tong sinabi. Ngumiti ako ng matamis dito at niyakap siya ng buong higpit. Thank you, Trixie. I murmurs. Ilang sandali pa ay inumpisahan na niya akong ayusan. At pagkatapos ng halos isang oras ay nakahinga na din ako ng maayos. Grabe! Ikaw na sigurong pinakamaganda kong naayusan so far. Kudos pa yung 1 hour, ha? In fairness naman kasi sa'yo, natural ang ganda mo. Trixie exclaimed. Tila na batubalani ito habang nakatitig sa refleksyon ko sa salamin. Thank you, Trix. Sagot ko. Ang totoo'y simple lang naman ang pinaayos ko. Light makeups and roller sa buhok lang ang pinagawa ko. I want to be simple as it is. Kaya hinayaan kong nakalugay ang alon kong buhok na may ilang detalyeng beads and small flowers sa lalilayan ng buhok. May kumatok muli sa pinto matapos ay sumilip si Tanya, nakasambahay ni Colton sa rancho. Bit-bit nito ang kahon ng gown ko. Nang buksan namin ito ay hindi ko mapigilang mamangha sa ganda at kinang dahil sa tadad ito ng Swarovski at dekalidad na bato hanggang sa may laylayan, yari sa off-shoulder at hugis puso sa bandang dibdib. Wow! Ang ganda! Siguradong angat na angat ang ganda mo mamaya. Bulalas ni Trixie. Ito nga ang gown na pinagawa ko pero hindi ko akalain na mabilis itong matatapos nang wala pang isang linggo. Salamat, Tanya. Kasama mo ba sila Manang Mirasol? Tanong ko dito. Opo, ate. Tipid lang ang mga sagot nito sa akin bago ako tinalikuran. Maya pa isuot ko na ang gown. Tulala akong humarap sa full-sized mirror. Hindi ako makapaniwala sa kinalabasan ng lahat. Hindi ko rin pinangarap na maging fairytale ang love story ko. Pero sa mga oras na ito ay parang gusto kong ako sa Cinderella ngayon. I bite down my lip. Halo-halo na ang emosyon ko. Until my eyes filled with tears. Oh, bawal umiyak! Masisira ang makeup! Trixie warned me. I blew out a deep breath. Matapos ay humarap dito. Salamat, Trixie. He only gave me a nod and glanced down at his wristwatch. Oras na. Ani, Trixie. Ilang pasada pang ginawa nito sa buhok ko bago nito buksan ang pinto para sa akin. Lumabas ako ng suite habang inaalalayan itong mahaba kong gown. I got a bit surprised nang malugod akong binati ng mga nakahilerang empleyado ng resort. Ginantihan ko naman sila ng ngiti habang palabas. Nang tumapak ang puting heels ko sa buhangin ay hindi ko mapigilang mapangiti. Wala naman sigurong masama kung huhubarin ko ito. Hindi na mahalaga kung nakatapak ako. Ang mahalaga ay marating ko ang dulo, kung saan alam kong may naghihintay sa pagdating ko. Tanaw ko na ang aisle mula dito. Hindi ako makapaniwalang heto na. Mangyayari na. Tuloy na tuloy na. Tears forming in my eyes. When I saw my friends and relatives waiting for me. Kumpleto sila mula kay Dad at Mom, nakasama si Clarence. Maging sila Cindy at Carrick, pati sila Joko at iba pa with their complete attire. That's when I can't hold back my tears. Tuluyan na itong naglanda sa aking pisngi. Tumigil ako sandali na tila hindi na kayang ihakbang ang mga paa dahil sa sobra-sobrang emosyon. Agad akong nilapitan ni na Mommy at Daddy para yakapin na mahigpit. Pinahid ni Mommy ang aking luha at inabot ang bouquet of flowers sa akin.
Akala ko po ay hindi kayo makakarating. Puno ng pagkamangha kong sinabi. Colton planned this smoothly. Noong una ayoko pang pumayag. But your man was very consistent. Dad told me. We're so happy for you, Iha. Finally, you've found the right man for you. Mom said in between her sob. Hindi na rin ito napigilan ang damdamin. Mom, I whispered with joy. Tama na yan. Ang mabuti pa ay halika na kayo. Putol ni Dad sa amin. Nag-umpisang tumugtog ang banda sa saliw ng malamyos na musika. Again, my tears threatened to spill in my eyes noong magsimula na kaming maglakad sa mahabang carpet. Natanaw ko sila Cindy, Julia, Sam at Ali. Napakagaganda nila sa suot na colored champagne gown. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pagpahid ni Cindy ng luha bagong umiti ng maluwag sa akin. Sa kabilang panig naman ay nagagapuhang sila Carrick, Joko, Santino, Jeremy at William. And to my surprise, Peter are also there. His smile warmer than the gentle sun. Wearing his gray tuxedo. Huminga muna ako ng malalim bago ituon ng pansin sa unahan. Kung saan nag-aabang sa akin si Colton. I believe that fairy tales do come true. If you put some trust, effort and patience to it. Di naman ako naghangad ng sobra. I just need someone who could love me the way I deserve to be loved. My heart moved as I took a moment to take in his features carefully. I gasped openly as I observed his sharp jaw, chin and cheekbones. His dark brows were actually graceful. Dark eyes that made me weak at the knees. His soft, sharp lips were perfect ripe for the kissing. I held my breath as he stared deep into my eyes. I couldn't help but blush. Hindi maikakailang angat ito sa lahat. He was wearing a black tuxedo. Habang katabi naman si Franco, yumuko si Colton habang umiiling na siyang tinapik naman sa balikat ni Franco. Habang palapit ako ay mas lalong lumalakas ang pagtahip ng kaba sa dibdib ko. Hanggang sa huminto ako sa tapat niya, ay agad itong nagmano kay Dad at Mom. Masayang binigay ni Dad ang kamay ko sa kanya habang tinatapik ang balikat ng huli. Take care of my daughter, Dad told him. Sumagot naman ng maayos dito si Colton bago formal na inilahad sa harap ko ang kanyang kamay. Hindi na ako nagdalawang isip pa nang gagapin ko na mahigpit ang kamay nito. His hand slowly but surely caressed my back para alalayang maglakad. You're the most beautiful bride I've ever seen. Bulong nito sa akin. Hindi agad ako nakasagot. Lutang pa rin ang isip ko sa mga oras na ito. Pati ang pagsisimula ng seremonyas ng kasal ay hindi pumapasok sa isip ko. I now pronounce you husband and wife. Saad ng pari na bumaling naman kay Colton. You may now kiss your bride. Kasabay nitong malakas na tuksuhan ng mga sumaksi sa kasalan. My breath was ripped from my lungs as I turned my gaze to Colton. His eyes were gleaming with amusement. He then slowly licked his lips. Marahan itong hinaplos ang pisngi ko, kasabay ng mahina niyang pagbulong. I love you. Marahan nangang lumapat ang halik na yon. Hindi lang iyon ordinaryong halik. Dahil matagal at matamis ang halik na aming pinagsaluhan, kung hindi pa pumalakpak ang lahat ay hindi kami maghihiwalay. Ginawa ang pagdiriwang sa pavilion de sa Saavedra. Dagsa ang tao sa reception. Dumating halos lahat ng kaibigan, kakilala at kasosyo sa kumpanya ni Colton. Maging ang sa amin. Malugod ko silang binati na katabi si Colton habang kargang anak naming si Clarence. Pwede na ba tayong tumakas? Bulong nito sa akin. Tsaka naglaro ang malisyosong ngiti sa labi. Nanlaki ang mata ko dito. Matapos ay kinurot ko ito ng pino sa tagiliran na siyang napangiwi sa sakit. Magagawa mo pa kaya yan when you're in my bed, ha? He whispered huskily. Mabilis din itong hinila ang balakang ko palapit sa kanya. I swallowed hard. Hindi ko mapigilang pamulahan ng muka dahil sa kanyang sinabi. Mabuti na lang ay agad ang paglapit sa amin ni Cindy kasama ang buong tropa. Congrats, guys! Ang bilis ng pangyayari, kasal na kayo. Hindi ako makapaniwala. Ani Cindy na yumakap sa akin ng mahigpit. Iba ka talaga, pare, congrats. Sinuntok pa ni Joko ang braso nito na agad niyang ginantihan. Napuno kami ng tawanan at kwentuhan na siyang namutawi sa loob ng pabilyon. Hanggang sa pukawin ako ng paglapit ni Peter.
"Congrats," he said. A genuine smile appeared on his face. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Niyakap ko ito ng mahigpit. I buried my face under his warm arms. "Thank you, Peter," I murmured softly. Nahimigan kong pagsipol ni Joko sa amin, kaya tuluyan na akong kumalas dito na baka sangiti sa labi. Bumaling naman ito kay Colton at binati rin. Gustong mag-ulap ng mga mata dahil mukhang nagkaayos na silang dalawa. Lumalim ang gabi at nagkakasiyahan na ang lahat. Magkatabi kami ni Colton habang pinanonood ang ibang sumasayaw sa gitna ng dance floor. "Dad called me earlier," Colton started. Naramdaman kong mainit itong palad sa aking balikat na marahang hinahaplos ang lagtad kong balat. I slowly lift up my face on him. Puno ng kaba ang puso ko habang hinihintay itong matapos. "He congratulate us." He turned his dark gaze on me. "Gusto niyang bumisita tayo sa mansyon pagtapos ng honeymoon natin," he whispered. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa narinig. Finally, nakuha na rin namin ang approval ng kanyang dad. Kahit pa hindi ito umattend ng kasal namin. He moved closer and wrapping his arm around me. He lowered his head and kissed the base of my neck and buried his face there. "You always smells good, my wife," he uttered under his warm breath. Mas lalo pang humigpit ang yapos nito sa akin at nagsumiksik sa leeg ko. "Pwede na ba kitang masolo?" Bago pa ako makapagsalita ay bigla na itong tumayo. He held my hand gently and we walked toward the door. Hinihingal na narating namin ang kanyang presidential suite. Ganoon na lang ang tili ko nang bigla nitong hapitin ang bewang ko at kinarga papasok sa loob ng silid. Dahan-dahan ako nitong nilapag sa malambot na kama at marahang hinawi ang takas kong buhok. Nagiinit ang mga titig nito sa akin. Halos hindi ako makahinga dahil sa sobra naming lapit sa isa't isa. His eyes were intently on me. I got lost in the moment, like I always do. Mas lalo pang naghurumintado ang puso ko nang dumungaw ito para ako dampian ng halik. Noong una'y marahan lang, pero mas lumalim ang halik na yun nang gagapin kong batok nito. His insisting mouth was parting my trembled lips, and I swallowed his groans of pleasure. My pulse is beating fast. My heart throbs. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pakiramdam ko rin ay wala na sa ayos ang suot kong gown. His hands are everywhere. Hindi ko na alam kung paano tugunan ang mga nakakapaso nitong haplos. Tumigil ito at walang kahirap-hirap na hinubad ang suot niyang coat and pants. I had to bite my tongue down hard. Ilang beses ko na itong nakita ng dalawa mismong mga mata ko. But the same feeling hit me big time. Mas humidhi pa ngayon. Dahil mas naging toned and dark ang mga muscles nito sa katawan. He stared back. Eyes revealing more than his eyes can express. A small grin appeared in his soft, dammable lips. Damn it. He's now worked his way to my gown. Walang pag-aalinlangan itong ibinaba ang suot ko. And now revealing my naked body to his. He pauses and look at me. Tila may kislap sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. His lips twitched a little and softly caressed my cheeks. "You're so damn beautiful, my wife," he uttered huskily. Wala nang pagdadalawang isip pa. Yumuko ito sa akin at muli akong siniil ng halik. Every kiss has a raw and intensely. My head rocks back against. His head moves around to my left ear and touch my sensitive skin. "I love you," he whispered. Sa puntong yon, tanging kami lamang ang nag-usap. At pinuno ang buong silid ng musikang kami lamang ang nakakaalam. Dito na po nagtatapos ang kwento ng The Broken Bride and the Casanova. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Nagkaroon man po tayo ng pagpapalit ng narrator sa hindi inaasahan pong pangyayari. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa Miss Guest Narrator po natin na nagtuloy ng aking kwento. Muli po, ito si Mira TV. Lubos kong pagpapasalamat sa inyo. Ingat po and God bless everyone.